Samantala ngayon naman, kumustahin na po natin ang unang araw ng paghahain ng COC sa Cebu. At para sa detalye, may news to go si Alan Domingo ng GMA Cebu. Live! Alan! Yes, Kuni, sa mga oras na ito, normal pa naman ang sitwasyon dito sa tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC dito sa Cebu City. Mula na magbukas ito, kaninang alas 8 na umaga, wala pa tayo nakita ni isa man lang na personality na nag-sumite ng kanyang Certificate of Candidacy o COC. Antabayanan natin ngayon, Kuni, ang mga kakandidato sa mga major political parties dito sa Cebu City, kagaya ng Bando Ospeña, Pundo Kauswagan o BOPK na pangunahan ni Congressman Tomas Ospeña na siya ring tatakbo bilang mayor dito sa lungsod. Samantala, ang Team Rama naman, inantabayanan din natin na pangunahan ni incumbent Mayor Michael Rama. At isa sa mga inabangan natin, Kuni, ang pagdating mamaya or pagdating ng talent manager na si Annabel Rama na tatakbo bilang congresswoman ng Cebu City North District. Wala pa tayong nakuhang information kung kailan o anong oras siya darating dito sa Cebu City COMELEC. Samantala, update naman tayo sa probinsya ng Cebu. Kaninang alas 8 ng umaga, nakapag-file na ng kanyang Certificate of Candidacy si Attorney Junjun Davide, ang gubernatorial candidate ng Liberal Party. Sinamahan siya ng kanyang asawa at ama na dating Chief Justice Hilario Davide. Samantala, Kuni, nakipag-ugnayan naman ang Commission on Elections sa Philippine National Police para masiguro ang katiwasayan sa filing ng Certificate of Candidacy dito sa Cebu. Kuni? Maraming salamat, Alan. Domingo, live muna naman sa Cebu. Samantala!